What's up, Internet? Aminin ko may bias ako. Hindi AMD versus Intel, hindi din Nvidia versus AMD. Yung bias ko... Who are you? Who are you? Sana movie actress? 750 watts. Sa tingin ko, kung high-end yung rig mo, at least minimum na kailangan 750 watts. But is that old-fashioned thinking? Mas efficient na yung CPU and GPU ngayon, kailangan pa ba talaga ng sobrang high-capacity PSU? Outdated na ba yung alam ko? And should I learn to accept new things? Yan yung masasagot ng video na to. To test it out, nag-assemble kami ng medyo high-end rig. R7-3700X with a 2080 Super Graphics card. Hindi sobrang top of the line, but just below top of the line. Still very respectable hardware in 2022. Ordinarily, I would have recommended 750 watts. But to test if that was really needed, we went with the 650 watt FSP HD Pro 80 Plus Bronze PSU. FSP is a good brand, but 80 Plus Bronze and only 650 watts? Kaya ba ng PSU na to yung high-end rig? Maaasahan mo yung mga FSP PSUs. Kahit ito na standard model nila, may usual protections like OCP, OVP, OPP, and SCP. Single 12-volt rail, durable and silent 120mm fan. Pinadala tong unit sa amin ni FSP, but they had no say in what we had to say about it. To start, ano ba talaga yung recommended wattage para sa build na to? Pumunta kami sa iba't ibang PSU calculators and iba-iba rin yung mga resulta nila. Kaya nakakalito pumili ng PSU kasi iba-iba sinasabi ng mga tao, iba-iba yung advice ng mga site. Para sa akin, auto-recommendation para dito would be 750 watts. Pero pumunta kami sa PSU calculator ng isang sikat na PSU manufacturer na itawag na lang natin sa pangalan na yung tunog na nakikita mo. Is that even... Tama ba yung translation na yun? Ang sabi ng PSU calculator nila, kailangan 750 watts. Minimum. Tira mo, tama bias ko eh. 750 watts. Pero yung ibang PSU calculators like sa Newegg, PC Parts Picker, Outer Vision, whatpsu.com, sinasabi nila na around 400 or so watts, so mga 550 watts, pwede na. Yung advice mismo na galing kay Nvidia, 650 watts. Ayun, nakakalito. May nagsasabi 550, 650, 750. Alin dito yung tama? 650 watts, kayang-kaya para sa rig na to. Pinilit namin yung performance ng rig using 3 different kinds of benchmarking software, Formark, Heaven, and TimeSpy. With the FSP HV Pro 650 watts, walang problema. Kayang-kaya niya lahat ng mga tests at 100% load. Pero pansinin mo sa TimeSpy result namin, mas mababa yung nakuha namin kaysa sa average score para sa specs na to. Ano kaya yung problema? Hindi ba makaarangkada yung build kasi kapos sa watts? Hindi kaya ibigay ng PSU yung kailangan ng GPU and CPU. Kulang nga ba ang 650 watts? To test this, tinagal namin yung FSP HV Pro 650 watts, tapos naglagay kami ng 1000 watt deep cool PSU. What have you done? Trust me. Kahit anong rig mo, kahit anong specs mo, yung 1000 watts medyo makasigurado ka na okay na yun. That's more than enough power for 99% of the builds out there. And tumaas nga ba yung performance ng rig after we swapped out the PSU? Tumaas nga yung performance, pero sobrang liit lang ng gain. Very marginal improvement. Kaya masasabi natin na hindi dahil sa PSU yung below average performance niya sa TimeSpy. Could be we need to optimize other things, pero definitely kayang-kaya ng 650 watts yung rig na to. Masakit man aminin, kailangan ko na i-let go yung bias ko for 750 watts. 650 watts should be my default recommendation now for high-end rigs. Kung nakatulong tong video na to, baka gusto mong panoorin yung isang video namin tungkol sa PSUs, pinapaliwanag niya ano ba tong 80 plus certification, why true rated is false, or may isa pa kaming video na nag-review kami ng isang PSU unit na 750 watts. Letting go of my biases, but slowly. Thanks for watching. And thank you to our top fans! Na-afford na namin itong upuan na to! Hindi, joke lang. Thank you to Lia Magnaye, Ian Meru, ITX Addict, John Ruben Ocha, Christian Espinosa, and Rafael James. Thank you for supporting the channel.